Ayan guys, ayan, tamang nabasa niyo description baba. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko brinasilian at pinaganda ng buhok ko using BK5. Ayan, so panoorin niyo na po to guys. Let's watch this. Entro. Hello guys, ito yung buhok ko. Ayan, tama po yung description below ang nabasa nyo. Mag-ano ako ngayon, mag-tutorial ako ngayon ng BK5. Ito yung BK5. Yung 1, 2, 3 set nila. Yung 1, then 2, then 3. Ito. Ito yung 1, 2, 3. Babasahin muna natin yung description bago natin to ipagpatuloy. Yung BK5 Keratin Blowout Treatment. What's made of the special ring? Ito, hugasan muna natin to ng clarifying shampoo. Tapos, actually, nahugasan ko na to ng clarifying shampoo. Ito, hinintay ko munang matuyo siya. Ito, medyo basa-basa po, basa-basa pa siya. Ano, pag ilalagay daw ang Keratin Blowout number 2. Ito. So, ilalagay na natin kasi 80% dry naman na siya. Lalagyan natin siya ng Keratin Blowout. Wait lang po. Kuha lang po ako ng paglagyan. A few moments later. So, ito yung number 2. Shake muna natin siya. Tapos, lalagay natin sa bowl. Ayan. Naglagay ako ng small amount na sakto sa hair ko. Tapos, i-apply ko po sa hair ko. Any section daw natin ng... Pero ang gagawin ko, dahil DIY naman siya, ayan. Dapat daw maglalagay nito nasa regrow 2 inches. Ayun. Huwag daw ida-direct sa scalp. Ayun, medyo mahapdi sa mata. Masakit. Ayan. DIY Brazilian blowout. Ito ilalagay natin dyan. Ayan, sa mga na-Brazilian ko, Brazilian, nandyan yung mga ginawa ko Brazilian, hindi lang po sa BK5. Marami pa po kong ginawang Brazilian dyan, ilalagay ko dyan description below. Masakit sa mata. Masyado marami ata ang nilagay. Sayang. So ayan, medyo masakit sa mata, masangsang sa amoy, masangsang sa ilong kasi. Kaya pag pumunta sa ilong, tapos pumunta sa may sinus, and masakit sa mata na yun nakakaiyak. Ayan.
mabad natin to ng 20 to 30 minutes. Balikan ko kayo after 20 to 30 minutes or hanggang pag medyo tuyo na to, saka natin siya babanlawan or paplantsahin. Masakit sa mata. Sige, balikan ko kayo after 20 minutes. A few moments later. Hello guys, ito na po. Hapdi pa rin sa mata. Ato, 30 minutes na po. Ayan. After ng 30 minutes, iboblower dry ko na po. So ayun po guys, tapos na akong nag-blower. Masakit pa rin po talaga sa mata. Ayun, dahil nasan yung pin comb? Ito. Sa section natin ng maliit. P14. Ayan. So do yourself kasi to. So, planchain natin ng konti. Ayan, ganyan siya kaliliit ng pagplancha. Diba, makintab na siya kagad. Ito, tignan nyo, hindi siya makintab na siya kaunti, kanina dry na dry. A few moments later. Ayan po guys, tapos na po akong nagplancha ng P14. Ayan, so mahapdi pa rin talaga sa mata habang pinaplancha ko. Hoy, nabablog ako. So ayan guys, so hindi ko na po to balawan ko na lang po to after 3 days kasi yun po ang kadalasang ginagawa ko sa mga customer ko at sa mga saloons na pag nagpa-Brazilian ribbon ka or nagpa-Brazilian treatment ka, hindi na po nila binabanlawan after 3 days na po na nababanlawan para ma-intact po dun yung gamot. So sa mga bago lang sa aking YouTube, ayan, don't forget to like and subscribe at pakishare na rin tong video to para malaman ng lahat na nagtutorial ako about pagpaganda ng treatment sa buhok. Ayan, yung mga niririban. Lalagay ko dyan description. Bye-bye!